Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Bibinata. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Ang ating children's department ay isang simbahan na. No? Talagang salamat po. Kung hindi magbabago at hindi tayo aalis sa salita ng Panginoon, ay matitiyak na ang Good Shepherd ay dadatna ng Panginoon na buhay, Pastor. Ano ho, salamat sa ating Panginoon. At ngayon pong hapon na ito, even though we will be focusing po sa isang aspeto ng giving, na very familiar tayo, at this lesson is driven out of a comment or I think statistics or observation that out of 10 Christians today, only 3 faithfully practicing tithing. Ano po? Out of 10, only 3 ano ho, ang nagpa-practice faithfully nito. That's why ano po, even though we will be focusing on tithing, I do believe, naalala ko minsan, hindi ko malimutan itong totoo na to, prayer meeting, prayer and discussion, may naligtas. Ano po? So, hindi ko po alam, ang aking pong point, even though tithing yung ating focus ngayon pong hapon na ito, ay ako po'y naniniwala that other sides of giving, kung hindi man natin mabanggit ang first fruit, what, may mga lesson tayong separated dyan, or other kinds of giving, may the Lord also touch us to be faithful on those area. Pero on the basic, dito sa basic na ito, babalikan po natin and we will look at what the Bible is really saying about this kind of giving, mga minamahal. At ang atin pong isang gustong i-establish po ngayong hapong ito is tithing also a New Testament biblical teaching. Ito ba'y natapos na? Ito ba'y nagpatuloy? So, somewhat doctrinally or atin pong titingnan natin ito ng marahan. At ang atin pong pag-aaral ay nahahati sa tatlong bahagi, tithes before the law, tithes under the law, and tithes under grace. Tithes under grace. Ano ho? At sana po sa ating pakikinig, ay bagamat tawag dito, tithing nga lang po yung ating finofocus ngayon, ay may the Lord touch us to give beyond tithe. Ano po? Sa'yo po lahat ay tumayo, mga minamahal. Let's open our Bible in Genesis chapter 14, verse number 18 to verse number 20. Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Ano po? So, kayo po ba'y nandyan na? Okay, atin pong basahin. Sundan nyo po ng inyong mga mata na lamang po. Ano po? At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, binasbasan po ni Melchizedek, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at lupa at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. And the next phrase is this, at binigyan siya ni Abram ng 10th bahagi ng buong samsam. Tayo po'y manalangin, tayo po'y manalangin. Gracious Heavenly Father, we thank you, O God, for this wonderful opportunity na inyo pong ibinigay sa amin. Wonderful, but on the ground of grace, on the ground of mercy, alam po namin, O Diyos, na ang bawat panahon ng buhay namin ay nabubuhay po kami sa biyaya po ninyo. Panginoon, kung amin nga pong titingnan ang mga talata sa inyong salita, may mga talata pong tulad ng sinasabi ng Ezekiel na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And how come, O God, na alam namin sa aming sarili that in these past few days, we committed sins against you and yet we are still living, we are still alive. Lord, thank you so much for your mercy upon our lives. Salamat po sa awa, salamat sa biyaya. Panginoon, amin pong inaalaala ang lahat. Lahat po'y galing sa iyo, ang lahat po kung bakit kami po'y nakapagpapatuloy mabuhay, ang lahat po ay inyo pong kaloob sa amin, sustenance sa amin. Panginoong Diyos, purihin po kayo, Panginoon. At ngayon pong oras na ito, kami pong lahat,
Kung meron man pong lugar na kung saan hindi kami maaaring makapagtago o makapag-hide nga po, makapagsinungaling, ito yung lugar kung saan kaharap namin po kayo. At wala pong panahon at walang lugar, walang pagkakataong hindi namin kayo kaharap. Lord, ngayong oras sa ito kami po'y nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa lahat po ng aming mga pagkukulang, patawad po aming Panginoon. You know those things, O God. Kung inyo nga pong itatala, Lord, ang aming mga pagkukulang, O Diyos, tunay po na wala pong makatatayo sa inyong harapan. But we thank you, O God, for your grace. We thank you for the blood of the Lord Jesus Christ covered, Panginoon, sa aming mga kasalanan, kami po'y pinatawad, inaring ganap, tinanggap ng buo, magpasawalang hanggan kami po'y sa iyo. Salamat, O Diyos, ang marami. At sa aming pag-aaral, Lord, we ask the work of the Holy Spirit. Lord, kami po na mga binigyan mo po ng pribilehiyong mangaral ay walang kakayanang magpalago. The only thing we can do is, Lord, to depend on you, to be faithful as we expound your verses, your Bible, but Lord, to give increase in the faith, in the growth, Lord, wala sa amin. Kayo lang po ang makagagawa. Kayo po ang gumawa. Pagpalain niyo po ang lahat po sa amin ngayong oras na ito, sa aming pagbubulay. Naway, bigyan mo kami lahat ng attentive heart, ng pusong talagang nag-aabang ng iyong mga ng iyong gustong sabihin. Kayo po ang magpala sa amin at Ama, ang lahat ng ito'y amin dalangin po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na tayong maupo, mga minamahal. So salamat that we have also young people here. Salamat ng ating mga kabataan ay nandirito. It's good for us to learn this as early as sa ating edad. Natutunan ko po ang Tithes way back high school. College na po. At isang miyembro, sa amin nagfe-fellowship, matagal po siyang Kristiyano, hindi niya alam ang tithing. Hindi na rin niya alam ang offering. Ano ho? At doon nga pong college, wala po akong trabaho noon. At ang atin lang income, mga estudyante noon time ni Baon, galing sa ating mga magulang. Ano ho? But salamat sa Panginoon na ito'y naituro sa atin. And ako po'y naniniwala kung 100% ng miyembro na iglesia ay magpapractice ito, this very basic giving, ang gawain ng Diyos talaga ay makakahinga ng maluwag, maisusulong ng maayos. Ano ho? Bukod pa nga po yung mga paghamon beyond tithe. Ano ho? Let's look on tithes before the law. Tithes before the law. Ano po? So inyo pong sundan kasi we will just look at the text, we will meditate on it, and may the Lord touch our hearts as we meditate those texts. Genesis 14 verse 18 nga po. The first person who practiced tithing in the Bible, mga minamahal, is the father of faith. It's Abraham. Ano ho? Mga minamahal, sana po, sundan natin po ito. Sabi ng 18, si Melchizedek na hari sa Salem, naglabas ang tinapay at alak. Ano ho, biblical na alak po yan, hindi po yan yung alak sa panahon ngayon. At si Serdote ng kataas-taasan Diyos. He was the priest of the most high God during that time. And he blessed him. Pinagpala niya si Abraham and said, "Blessed be Abraham of the most high God, possessor of heaven and earth. And blessed be the most high God which hath delivered thine enemies into thine hand." And then the response of Abraham to this blessing of God, ito po yung automatic na naging response ni Abraham, at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Ano po? Alam niyo po bang itong doctrine na ito, kapag naunang nalaman ng mga unbelievers, narinig nila na hindi po nila naiintindihan, they offended agad. Ito yung dahilan kung bakit ayaw nilang pumasok sa Baptist Church. Ano ho, pag narinig po nila yung salitang ika po. Ano ho, sabi nga po ni Pastor De Vega, ay napapalitan po ang ika po ng naku po. Ano ho, naku po. Pera-pera lang pala yan. Ano ho, pero let's try to understand ganyan po ng malalim. And maybe alam na natin ito, pero what is in my heart also is, kung makonvict tayong mga parents, kung makonvict tayong mga olds, ano ho, hopefully, we could pass this practice to our young children. Ano po? Ngayon, tingnan po natin ang ilang mga tanong, ano ho, we will meditate this by questions. Bakit ito ginawa ni Abraham? May utos ba ang Diyos na gawin niya ito? Have you heard any text before Genesis 14 that God commanded Abraham to give 10%? Wala po kayong makikita. Ano po? Wala kayong makikita na mayroong direct utos. Actually, dito nga po binanggit yung tithes
first mentioned dito sa verse number 20 ng Genesis 14. Pwede ba nating sabihin na ang ginawa ni Abraham ay tama? You answer that with your own mind. Pwede ba nating sabihin na ang ginawa ni Abraham ay tama? Na noong sinagkwenta ng kanyang mga tinatangkilik, in every 10, he separated one in every 10. Ano ho? Nung makompute niya yung lahat ng samsam, dinesisyon na ni Abraham na yung ikasampung bahagi ay sa Panginoon. Pwede ba nating sabihin ang ginawa ni Abraham ay tama? Pwede ba nating sabihin ang ginawa ni Abraham ay kalooban ng Diyos? Ano ho? Bakit 10th ang pinasyahan ni Abraham na ibigay sa saserdote ng Diyos? Ito kaya ay gawa-gawa lamang ng kanyang isip. Saan niya kinuha ang konsepto ng ikasampung bahagi? Okay? Bakit sa saserdote ng Diyos ay ibinigay ang ikasampung bahagi? Ito kaya ay sariling isip lamang o pangunguna ng Diyos sa kanya? Pwede ba nating sabihin na ang ginawa ni Abraham ay isang mabuting gawa na dapat tularan? Sundan niyo po yung mga tanong ko. And then, look at this question. Ginawa ba ito ni Abraham? Let's be clear on this area. Dahil sa pananaw, ginawa ba ito ni Abraham dahil sa pananaw na ito'y isang handog na kailangang ibigay upang mapatawad ang kanyang kasalanan? Tingin nyo. Is this kind of giving na ginawa ng mga Israelita during the time ng under the law that they are giving some things, ano, yung mga hayop in view of asking forgiveness in the Lord? Hindi po. Walang ambience, walang hint, walang marka na ibinigay ni Abraham ang tent for the purpose na gusto niyang mapatawad sa kasalanan. Bakit ko po nililinaw? This giving is not part of ceremonial law. Ceremonial law means, on that ceremonial law, you are obliged to give something in view of asking forgiveness from the Lord. Magbibigay ako ng bato-bato, magbibigay ako ng baka para mapatawad sa aking kasalanan. Pero itong practice na ito, bago pa ang kautusan, ay hindi po pinapractice in view of, ano, ibibigay ko ito dahil gusto kong mapatawad sa kasalanan. Hindi po. Bakit ko po nililinaw? Kasi po, ang lahat po ng nasa ceremonial law, ano po, yung giving under the ceremonial law, have already, what? Ceased. Hindi na siya nagpatuloy in the New Testament. You know why? Kasi naihandog na daw po yung ultimate sacrifice at hindi na natin kailangan maghandog araw-araw sapagkat inihandog niya ang kanyang sarili minsan at magpakailanman. So mga minamahal, let's be clear on this. Kasi minsan nakikinig din tayo kay Suryano, nakikinig din tayo sa mga something, sa ating mga tinatawag na bahagi ng mga kultong grupo. We don't know kung paano sila nagpapaliwanag. Gusto nating gwardyahan kung ano yung ating pinaniniwalaan. Alam niyo ba ang bintang sa ating mga pastor kaya daw hindi makapag-aral ng Bible ay ang inaatupag ay pagbibilang ng ikapo ng mga miyembro. Have you heard that from Suryano? Eh mga yan, kaya hindi, kaya mali ang turo ay dahil ang iniisip na ikapo ng mga tao. Mga minamahal, ako'y naniniwala si pastor. Hindi yan nagbibilang, tinitingnan nga po, ako'y naniniwala. Dahil yung personality ni pastor sa pagkakilala, hindi siya masyado, yung tipong tuturuan niya lang tayo, pero yung tipong tayo hahabulin niya, nakapangalan, ito muna, ito si member na ito, hindi ito nagtayo. Hindi siya ganun. No? Kasi ang gusto ni pastor i-practice sa atin is what? Ituturo sa atin, ipapractice sa atin ng ano? Voluntary sa ating mga puso. Amen? Ngayon, so, maaari ba nating sabihin na ang ginawa ni Abraham ay ginawa lamang niya dahil lang pusong nagpapasalamat at nagagalak sa Diyos dahil siya inanalo sa mga kaaway at nakuha niya yung samsam? Hindi kaya ganun nga ang damdamin ni Abraham? Nung makita niya ang dami ng samsam, Panginoon, tapos pinirimind pa sa kanya ni nung saserdote. May pastor siya eh. Alam niyo ba ang pastor ni Abraham kung sino? Melchizedek. Nirimind sa kanya, ikaw ay pinagpala ng Diyos ang possessor of heaven and earth. Pinaalaala. At alam niyo po, nung maalaala niya na yun ay pagpapala ng Diyos, ang automatic response si Abraham, just na. Nakwenta agad niya. 10%! Ganun pala ang puso na nagpapasalamat. Amen? Mamaya po, sundan nyo lang po,
Kasi ang gusto ko lang po dito, meditate lang natin yung mga talata, yung mga taong nag-practice ito, and let the Lord give us application in our hearts, mga minamahal. Kung si Abraham ay tinaguri ang ama ng pananampalataya, masasabi natin ba na ang pagbibigay ng ikapo ay gawa ng kanyang kalugod-lugod na pananampalataya? Hindi ba ang turing sa atin ng Biblia ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya? Amen? So naiintindihan na natin, from that point of view, merong isang tao before the law, yung Ten Commandments, merong isang tao dyan na nag-practice, ating patriarch, ng ikapo, na ang view niya dito ay hindi upang mapatawad sa kasalanan, ang view niya rito is, dahil ako'y pinagpala, binigay niya dun sa nag-bless sa kanya. Actually, nagbasbas sa kanya dito si yung saserdote. Amen? Binigay niya. Mga young people, hopefully nakukuha niyo po. Kasi my heart, actually, as I prepared this message last night, Lord, sabi ko, Lord, please, dalhin niyo ang paan ng marami naming miyembro. Opo. Kasi minsan yung deep, growing deeper, minsan nagbibigay na lang tayo ng ikapo na hindi natin naintindihan. Ay, may ikapo ba sa Baptist? Opo, meron. Yung ganun na lang, marami sa atin, ganun hindi na natin naintindihan kung bakit ano ba yung pag-iikapo. Now, let us see the historical background of ikapo, mga minamahal. Ito yung pinaraktis, hindi sa sapilitan, hindi dahil sa inutusan, kundi sa paggawa ng Diyos sa loob ng kanyang puso na nakita niyang siya nagpapasalamat sa Panginoon, hindi siya pinilit, nagkusa siyang gawin ito. Amen? At alam nyo ba, kahit kayo mga bagong miyembro dito ay hindi kayo masasyak, o kung kayo mga bagong umaatin dito ay hindi kayo masasyak kapag nalaman nyo ito, dahil kung kayo totoong naligtas at ngayon nagpapasalamat kayo sa Panginoon, you will what? Salamat na lang nalaman ko yan. Mayroon palang ganyan. Bakit brad ako'y nasa Bergara pa? Ay hindi ko din alam yan. Aba! Ay pambihira ka! Nakakatakot yan. Siguro lahat ng part na i-discuss ito, hindi ka umattend. Ayun, baka lang, may sakit ka. Hindi natin alam mo yung dahilan. Malay mo nga. Now, so nakita natin yan. Look at Jacob. Genesis 28. Kayo ba yung nandyan pa? Amen. Bilisan natin kasi ito'y hanggang Revelation 2 eh. Ano? Genesis 28. Tingnan natin ang pangalawang ama. Ito maganda yung pagkakasalaysay dito nitong ating pangalawang patriarka rito eh. Genesis 28. Look, tinan niyo po. Okay? Genesis 28, ang ganda nito. Verse number 20. Yan, to 22. Ito, iba naman yung dating. Grabe to. Tinan niyo po. Si Jacob naman. Ang Israel. Ano ho? Si Israel naman. Verse 20, look. Wala pa dito ang kautusan. Ito na. Si Jacob ay nagpanata. Nangako na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makababalik na payapa sa bahay ng aking ama. Okay, anong sabi dyan? Ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. Look at the next phrase. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, ganda nun, at sa lahat ng ibigay mo sa akin, ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ganda nun. Ganda nung phrase na yun. Same question. Pwede ba nating sabihin ang ginawa ni Jacob ay tama? Pwede ba nating sabihin ang ginawa ni Jacob ay kalooban ng Diyos? Bakit tent ang pinasyahan at ipinangako niya na ibigay sa Diyos? Ito kaya'y gawa lamang ng kanyang isip, saan kaya niya kinuha ang konsepto na ikasampung bahagi? Pwede ba nating sabihin ang ginawa ni Jacob ay isang mabuting gawa na dapat tularan? The same question, ginawa ba ito ni Jacob dahil sa pananaw na ito'y isang handog na kailangang ibigay upang mapatawad ang kasalanan? Hindi po, hindi niya ginawa yon on that view, mga minamahal. Ano po? Ang sabi dito, kung inyo pong papansinin, kaya niya po ito ginawa, ay ito po, ang sabi ng talata, sa lahat ng ibigay mo sa akin, ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. So ano po, what we could see on tithes, ito po yung klase ng pagbabalik sa Diyos, in response o doon sa pag-recognize, mga minamahal,
na ang lahat ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Nabuo ang konsepto ng ikapo dun sa konsepto na naintindihan ni Jacob na ang lahat ay magmumula sa iyo. Hindi niya ito nakitang magmumula sa kanyang lakas o may magbibigay sa kanya. Nakita niya, ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa akin, lahat ng lalapag sa akin, biyaya, sabi ng talata dito, walang pagsala. Ang problema sa ating mga tither na nasala tayo minsan. Amen? Pag may sakit na, bibigay ko gaari. Utang muna, Panginoon. Utang muna po. Ano ho? Utang muna po, Panginoon. Tatago muna yon. Utang muna po, are. Ano ho? Pero hindi mautang ang water bill, hindi mautang ang electric bill, hindi mautang ang tuition fee, pero ang tithes na uutang. Tama po ba? Mga minamahal, at ito, pansin ninyo itong tanong na to. Saan, pakinggan niyo po ito, kukuhanin ni Jacob ang 10th bahagi? Good question. Saan kukunin ni Jacob ang 10th bahagi na ibibigay niya sa Diyos? Saan? Saan daw po kukunin? Sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin, the fact na ikaw ay makapagtatay o makapag-iikapo, may tinanggap ka sa Diyos. Amen? Amen? Hindi mo yan kinuha sa iyo. Ang sabi ng talata, maliwanag mga minamahal, nakukuhanin ni Jacob ang 10th bahagi doon din sa kanyang kinuha o natanggap mula sa ating Panginoon. Ang pag-iikapo bago ang kautusan ay ginagawa ng mga patriarka, hindi dahil sa napilitan, hindi dahil sa inutusan, kundi dahil sa pagkilala na ang mga tinatanggap na biyaya ay galing sa Diyos. At pagpapadama ng pagpapasalamat sa pagpapala ng Diyos. Tithes is the expression of the recipient of God's blessings, tayo po yun, of His recognition and thankfulness to God as the source of everything. At alam niyo po ba, isa sa marka ng kasalanan? Isa sa marka ng kasalanan, Romans 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan. But, way back sa ating, sa history po ng Bible, may mga taong kumilala sa Diyos na ang lahat ay galing sa Kanya. And the way they express their thanksgiving on this area lang po ha, is by tithing. Kaya ang mga young people, kaya lahat po tayo nandito, mga minamahal, if we recognize na ang lahat po'y nanggagaling sa Diyos, the first expression of your thanksgiving materially expressed is through tithes. When you receive your baon, Lord, bagamat galing sa mukha o sa inakong mabait, etong baon na ito, I do believe galing ito sa iyo. And then your first response to God, ihihiwalay mo yung para sa Kanya. Amen? Amen? Naalala ko nung ako'y college, basta binigyan ako ng 500. 500 lang ang bango ko nun, weekly sa ang aking ina. No, hindi niya alam. Oh, basta pagkatanggap ko ng 500, 50 sa Panginoon. Ano ho? Kumbaga sa 10 piso lang. Ano ho? Pinaalala ko po, mga minamahal, hindi ko malimutan to eh. I planned not to give 50 pesos because of many photocopies, because of ball pens, because of many things needed in the school. The whole 500 got lost. Nawala. Nahulog. Pinaplano ko pa lang yun, hindi ko pa nagagawa. Nahulog. Sabi ko, Panginoon, totoo nga pala yung iyong aral na yun ah. Bakit nga yun yung aking pinalano pa? Hindi ako nawalan. At ngayon, pinalalalim tayo. Amen? Gusto ng Diyos, maintindihan natin yung ating mga pinaggagawa dito sa Good Shepherd Baptist Church. Ano giere? Baka tayo sunod lang sa agos, mga minamahal, hindi natin naintindihan yung deep nitong ibig sabihin na gustong iparating ng Panginoon sa atin. So, yan po ang nakita natin. Let's look on tithes under the law. Tithes under the law. Leviticus 27. Kayo po ba'y nandyan pa? Ano ho? Sino pong inaantok na? Ingat kayo ha, baka meron kayong katabi dyan. Siya kayo. Leviticus 27.
Leviticus 27. Okay, tingnan natin. Tithes under the law. At least magkaroon tayo ng kung paano po nag-flow o paano yung flow ng tithes in the biblical history. Leviticus 27, verse number 30. Andiyan na po ba kayo? Leviticus 27:30. Ano, hindi ho tatama yan, kahit inyong tayaan yan. 27:30, hindi ho po putok yan. Sabi ng isang miyembro na akin nakausap, alam nyo ba yung mga loten at weteng na yan, nakadesign yan na walang tatama. Alam na nila yan. Yan ay nakaprogram na. Kung magpapatama man sila, talagang planado rin yan. Oo. Para lang ano, mainganyo ang tao. Tinan nyo, mas malaki naman talaga ang kinikita. Bakit ikaw papasukin nila yung mga kasinong yan? Ninajaklam na yan. Yung mga, kung hindi sila tutubo dyan ng malaki. Alam nila yan. Eh tayo naman mga tao, talagang mahilig sa bigla ang pagyaman. Diga, tayo ganun. Misan ang ating pangkatwiran ay ang gawain ng Panginoon. Pag ako'y tumama sa loto, pag pastor yung inyong montero, pastor yung inyong, lahat yan, solve. Ang ganda ng reason. Kaya Panginoon, ako po'y pupunta ngayon doon sa may tapat po ng PNB, doon sa gilid. At kung may mga, opo, mga minamahal, ano ho, malinaw na sa atin yan, kahit tayo natetemp yumaman. Hindi yan ang paraan ng Panginoon, amen? Paraan ng Panginoon, basta, magtrabaho tayo. Ano ho, gumawa tayo at yung mga, kung ano yung mga wisdom na ibinibigyan ninyo sa atin na righteous, gawin natin. Ano ho, doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Leviticus 27, verse 30. Ang lahat na ikasampung bahagi sa lupain, maging binhi ng lupain o mga bunga ng punong kahoy. Kasi nung lang issue, hindi naman masyadong pera ang issue. Ang issue nun, o ang talagang focus on lupa, mga binhi, yan, mga halaman nung time na yun. Kaya ganito siya magsalita. At sa lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging binhi ng lupain o bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino may tutubos ang alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idadag niya roon ang ikalimang bahagi na yun. Ang akin pong hagip din, kung hindi ko po, wala akong deep pag-aaral sa 31, pero kung inutang mo, kung iyo munang kinuha, yung ikapo, you ought to add 10th or 5th, kalimang bahagi nun, yun po yung akin nakikita. Ano ho? Pag inutang mo yan, magdagdag ka na yung kalimang pambahagi. Verse 32, at lahat na yung kasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Pagdating ng law, naging clear na ang Diyos. Nag-clear na ang Diyos. Sabi ng Diyos, this is my declaration. God declared His exclusive rightful claim on all tithes. God declared His exclusive rightful claim on all tithes. God declared that tithes is holy unto the Lord. So sabi ng Panginoon, sa bawat ibibigay kong bunga, sa bawat ibibigay kong pagpapala, automatic, pag lumapag sa inyo yung mga bungang yan, yung ikasampung bahagi niyan, sabi ng Diyos, akin yan. Banal yan. Look at the word. It's holy unto the Lord. Holy. Simple illustration ginagamit natin, lagi natin nagagamit, bumili ka ng pizza, wala si yung kaibigan mo, sabi mo doon sa pizzang isang slice, are, aking itatabi ha. Walang gagalaw na re. Are ay para kay best friend. Ano ibig sabihin nun? Binanal mo yon, inihiwalay mo yon. Ay, walang kakain na re. Inihiwalay ko na. Alam nyo, ang Diyos din, garni din eh. Okay ha, sige, hati tayo. Hati tayo ng akin. Sipin mo yan. Hati tayo ng akin. Ito, lahat ng bunga ng lupain, basta pagbitaw niyan sa inyo, yung 10%, akin yan. Dineclare talaga ng Diyos. God declaration, His rightful claim over tithes. At ang alin niyo sa pag-aaral ko, magkaiba po ang buwis sa tithes. Pag-aralan niyo ang Bible, ang buwis dito sa Old Testament, nakita kong ilang salita, hindi ko na lang po natin masyadong babasahin, 0.2%. 0.2% buwis. Pero ito iba. Alam nyo ba na sa pagbili nyo ng mga commodities, nagbibigay kayo ng 12% sa gobyerno? Pag ako'y nagpagasolina, 12% sa gobyerno, could you imagine that? Ano ho? Napapasok doon upang ang ibang bahagi gawin tulay at ang ibang bahagi ipasok sa bulsa ng mga congressman. Di ba?
Pero ito mga minamahal, kung tayo nga po, hindi lang tayo aware, di ba? Mas malaki nga yun sa gobyerno every time na tayo bumili. Biro mo doon sa 90% na gagamitin mo at bumibili ka ng mga bigas. Well, lahat po yun may 12% pumapasok sa gobyerno. And yet, tayo po ay hindi nagtatanong. Pero ang Panginoon, pagkausapan sa Kanya, bakit ang dami nating, Di po ba? Sana itong mga young people, nakaharap kong ito'y maging mga kasama doon sa group of, talagang ito yung magpapatuloy ng generation ng mga mag-iikapo. Amen? Mga tighter, amen? Hindi tighter. Tighter. Iba yon. Ano ho? Eh, maganda na tuturuan natin itong ating mga kabataan, amen? Ngayon, tama po bang sabihin na ang deklarasyong ito, bagamat ibinigay sa ilalim ng kautusan, ay isang kalooban ng Diyos na sadyang bahagi na ng bawat pagpapalang ibibigay niya sa kanyang mga anak. Ibig sabihin sa bawat pagpapala niya sa lahat ng kanyang mga anak sa lahat ng panahon ay sadyang kaakibat na nito na nadoon sa kabuuan na yon. Yung 10% sadyang ibibigay mo sa akin at sadyang inikinapit ngayon upang huwag mo siyang makalimutan. Amen? Tinan nyo, pagka yung mga kumpanya nagkukumpute, palibase may IBAT, hindi mawala ang isip ng BIR. Mga BIR na yan. Di ba? Tayo gayon din. Kaya lang sana maganda yung ating approach. Diyos, tena naman ang iyo. Huwag naman sanang ganun. Pagkakahigpit mo. Sana, Panginoon, di lumapag. Lord, dun, dito pinapalala mo, di galing sa'yo. Alam niyo ba yun ang sweetness noon? Yung ties na yun? Yun yung sweetness. Doon siya umuugma sa'yo eh. Kasi pagdating mo niyan, di hawak mo na. Marami ka nang pwedeng gawin, pero yung kaisipang nila, pag nandiyo sa'yo na may ikapo, yun ang pumipigil sa'yo at nagbabalik sa'yo na ang lahat ay galing sa Diyos at yun ang sweet doon. Amen? Lord, sa'yo to galing. Papasalamat po ako sa inyo. Amen? Okay, so, yan po. Numbers 18. Yan. Saan tayo makatapos? Numbers 18. Tingnan natin ha. Ang ganda rin po ng talatan to. Numbers 18. Sige po, sundan niyo po ako. Numbers 18. Numbers 18. Yan. Verse number 20. Doon na lang po sa 20. Sabi ng 20. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon man ng anumang bahagi sa gitna nila, ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. These words are wonderful. Look at the text. Sabi ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng anumang bahagi sa lupa, ako ang iyong bahagi, ako ang iyong mana. Verse 21, ang mga anak ni Levi ay narito aking ibinigay ang lahat na 10% sa Israel na pinakamana, na ganti sa kanilang paglilingkod, sa kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Alam na natin to, pero bulayin natin. Nung maghati-hati ng Promised Land, hindi binigyan ang lahi nino ni Levi. Ops, kung ikaw nandun, lahi kayo ni Levi. Bakit naman po wala kami? Ang sweet ng salita ng Diyos, di ba? Ako ang inyong mana. Paano nga ini-interpret yun? Panginoon, anong ibig mo sabihin, ako ang inyong, kayo po ang aming mana? Paano namin malalaman ikaw? Paano po namin mahihipo yung ikaw ang aming mana? Pinaliwanag ng Diyos, sa inyo ko ibibigay ang 10%. Alam niyo, ang ako na, tinan niyo, pero inyo mga, tayo po'y nag-iikapo, pero alam natin po na hindi lahat ng ikapo natin ginagamit ng ating mga manggagawa. Amen? Ganun sila ka-generous. Amen? Nakikita po nila yun. They are just getting up what is enough, sapat lang sa pagkain, mga minamahal nila. Pero ang gusto ko pong ibalik sa atin ngayon dito, ngayon mga minamahal, talagang yun po yung priority nung giving nung time na yun. At mga minamahal, dito po makikita natin, tithes is designed for support for the priestly family in the Old Testament. Designed for support for priestly family during that time. Talagang dinisenyo po yan. Take note of that explanation. Yan po yung design support. Kasi pagdating natin ng New Testament, dun tayo mag-a-argue kung bakit ang ikapoy nagtuloy pagdating ng New Testament. Ano po? Sundan niyo po yan, mga minamahal. Ngayon,
ang mga Levita ay hindi binigyan ng lupa sapagkat sila ang itinalaga o tinawag ng Diyos mamahala ng lahat ng gawain sa tabernakulo. So tumawag ang Diyos, huwag kayong magtatrabaho. Dito lang kayo sa tabernakulo, mahalaga ang gawain dito. Okay? Ang ikapo ay makatwirang programa ng Diyos na ipinatupad sa panahon ng lumang tipan upang mabigyang focus ang espiritual na gawain na nais siyang magampanan o maisagawa ng mga taong inihiwalay para sa kanyang gawain. Ang ikapo ay patunay na ang salita ng Diyos. This ikapo, ito po yung ekspresyo ng Diyos. Ekspresyo ng Diyos, ha, doon sa mga Levita. Ako ang inyong mana. Kayo ba, tayo, na mga hindi direct do sa full-time ministry, tayo ba'y nagagamit ng Diyos upang iparamdam sa mga taong tinawag ng Diyos na ang Diyos nga ang kanilang bahagi? Lord, I will be faithful to you in this area because I want, Lord, dun sa iyong passion, meron dyan nakalagay dyan sa may kuwan, ang ganda eh, sa passion mo na ikaw ang maging mana nitong mga tinawag mong ito, Lord, I will be faithfully giving my tithes for you. Gusto kong paggamit dun sa disenyo mo. Amen? So nakita natin yan. Tinan nyo ang Nehemiah. Nehemiah 13. Ano ho? Nehemiah 13. Sige po, bilisan nyo kasi talak daw pa tayo sa New Testament. Ano ho? Nehemiah. Nawala ang aking Nehemiah. Okay, Nehemiah 13, look, verse 9. Nehemiah 13, verse 9. Okay, yan, nandiyan na po kayo. Nehemiah 13, verse 9, tinan nyo po. Tinan nyo to, tinan nyo. At ikinamanglaw kong mainam, sabi ni Nehemiah, kaya't aking inihagis ang lahat ng kasangkapan ni Tobias sa labas ng silid. Nang magagayon, nag-utos ako at nilinis nila ang mga silid at dinala ko uli roon ang mga sisidlan ng bahay ng Diyos, pati ng mga handog na harina at ng kamangyan. At nahalata ko na ang mga bahagi ng mga Levita ay hindi nangabigay sa kanila, na anupat ang mga Levita at ang mga awit na nagsisigawa ng gawain, nagsitakas bawat isa sa kanyang bukid. Umalis po sila sa templo. Nang magagay, nakipagtalo ako sa mga pinuno na sinabi, bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos? At pinisan ko sila at inilagay sa kanilang kalagayan. Nang magagay, dinala ng buong Huda ang 10th bahagi ng trigo at ng alak at ng langis na sa ingatang yaman. Meron dito naging concern. Bakit yung templo ng Diyos wala na nagawa? Sabi niya, sabi dito, ang nahalata niya, napabayaan po ng mga Levita ang gawain ng Diyos ang hindi dinala ni Israel ang mga 10th bahagi. Listen carefully. Maaari ba nating sabihin na bagamat utos ang ikapo, ito'y isang paraan ng pagpapakita ng Israel ng pagpapahalaga sa mga gawaing pang tabernakulo na dahil sa pagmamalasakit na magampanan ang gawain ay isa sa gawa ang pagbibigay ng ikapo. Doon sila kumukuha ng kapatawaran on the priestly ministry, mga minamahal. Ngayon, hindi lang ito basta utos. Ang gusto kong makita nyo, gustong ditong ipakita na pwedeng ipakita ng bansang Israel na sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo, nagmamalasakit sila sa gawain ng templo, nagmamalasakit sila doon sa mga gumagawa sa templo. Amen? So mga minamahal, dito natin nakikita kung paano po ipinakikilala ng Bible sa atin ang tithes. Malakay 3, look, Malakay 3. Sige po, sundan niyo po ako. Malakay 3. Kayo po ba'y nakakasunod? Nandiyan po ba kayo? Amen. Malakay 3. Malakay 3, verse 11. Sabi ni Pastor De Vega, sumalakay. Sumalakay na naman. Malakay. Tinan nyo ang 7. Tinan nyo. Meron po akong gustong i-point out dito. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinabi, sa ano kami manunumbalik? Sabi ng verse 8, pakinggan nyo po ito, lalo na po kayo po na hindi pa po masyado ito naiintindihan o hindi nyo pa po ito alam, mga minamahal, at kung alam na po natin, tingnan nyo po, nanakawan ba ganang tao ang Diyos? Gayun may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinabi, sa ano ka namin ninakawan? Ano ang aming ninakaw sa iyo, Panginoon? Sinagot ng Diyos, sa 10th bahagi at mga handog. Binalik na yung offerings.
Kaya na nga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Look how, ang gusto kong tinan nyo ito, look how God presented tithes. God presented tithes in this sense. Nung nakita niyang hindi ibinibigay, what he raises is this. He raised moral issue. Ano yung moral issue? Pagnanakaw. This is a moral issue. When the Lord used the word robbery, pagnanakaw, he raised moral issue. Nagnanakaw kayo. And then, tinin nyo kung gaano kaigting ang Diyos dito. Yun lang po ang gusto ko maramdaman nyo. Kung gaano kaigting, maghamon siya. Ewan ko kung ilang mga talata po ang may ganitong talata, yung ganun siya ka-intense, subukin ninyo ako. No? Alin nyo ba yung naghahamon talaga ng nga? Natin eh. Kasubukan. Diba? Parang gusto-gusto talaga may patunayan. Ano? Sabi ng Diyos dito, subukin ninyo ako. Ganun siyang katindi. In this area lang, ha? In this area pa lang. On the basic elementary giving, mga minamahal, ay ganun na siya maghamon. Subukan nyo ako pag hindi ko binuksan. Kanina po nakarinig ako ng patotoo. Asawa niya unbeliever. Asawa niya unbeliever. Meron sa maintenance sa gamot, 6,000. 6,000 ang maintenance sa gamot. Asawa niya unbeliever. Nagpapadala sa kanya 50,000. Kung kukuha siya ng 10%, monitor ng asawa niya, na ano, nababawasan ang bigay. Alam niyo yung ginagawa niya? Yung pambili niya ng gamot, ang ibinibigay niya sa mission natin sa Lipa. At ang kanyang ginagawa, nagmamalunggay siya. Sabi ko, grabe. 5,000, 6,000. Simpleng patutuo, pero pag inayay niyo po yung kwento niya kung paano siya pinagpala ng Diyos, and that's on that area pa lang, ha? Pero yun mo, on that area pa lang, how much more kung tinuruan ka na, ano ho, ng first fruit, tinuruan ka na nung mas mataas pang uri ng pagbibigay, kung dun pa lang pwede mo nang maranasan ang gawa ng Diyos, amen? Pero inyo yun, para lang makapagtapat sa ikapo, itinatago po niya, at hindi niya po ibinibili ng gamot, nagmamalunggay siya, pastor, membro sa Lipa. Opo, meron tong hindi miyembro. Ano, magbibigay ng baboy. Ililitsunin doon sa Christmas fellowship sa Linggo. Ang preaching ko last time, may ganito, meron ikang may-ari, 10 baboy, yung isang baboy sabi sa para sa Panginoon, ay namatay. Abay, ang sabi ng may-ari, namatay ang para sa Panginoon. Napatawa siya dahil may baboy siya. Alam niyo nangyari? Namatay talaga yung kanyang ibibigay sa Linggo. Totoo po yan. Kaya nga nag-uusap siya, umingiti, sa alam niyo, Brother Edmar, namatay talaga yung para sa Panginoon. Pero meron pa naman ako doon isang baboy doon, mga natural na baboy po, hindi yung pinakakain, hindi tinuturukan. Natural na baboy po, yung pinakakain talaga ng natural. Ito na lang, Brother, ang ibibigay ko. E di ba kung sa iba-iba, namatay talaga sa Panginoon. Biruin mo yan. Biruin mo yung nangyari yun. Kaya nga tawa-tawang iti-iti, hindi po miyembro yun. Pero umaatin siya. Ano? Mga minamahal, he raises moral issue on that part. Ang katumbas ang hindi pagbigay ng ikapot mga handog, pagnanakaw sa Diyos. This is a moral issue until 1 Corinthians 6, sinasabi ng Diyos, hindi ba ganun yung nalalaman kayong mga nagnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Moral issue po yan. Alam niyo po ba pagka moral issue, nagdediretso sa Old Testament, sa New Testament. Pag hindi moral issue yan, tumitigil yan sa lumang tipan. Basahin niyo po. Kaya nga ang Sabat hindi nagtuloy eh. Hindi naman moral issue ang Sabat. Sabat is a ceremonial issue. Ano? Sa pag-aaral natin ng Sabat, ang hindi pag-iikapoy pagnanakaw. Okay. Ngayon. So mga minamahal, ano ang tiyak na gagawin ng Diyos kung dadalhin natin ang 10 bahagi sa kamalig ng Diyos?
Bubuksan ko ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. This is a true promise. He will what? Keep the doors of heaven open. And in every need na meron ka, tsak ibibigay ng Diyos sa iyo. Ang nakikita ko doon yung bukas. That anytime na humingi ka, anytime na mga ilangan ka, God will what? Provide. Baligtarin mo yung verse. Kung hindi mo ibigay, anong sasabihin ng Panginoon? Sasarahan ko na ang langit. Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaunti na lang ho. Kaunti na lang. Dalawa na lang talata. Samahan niyo ako. Matthew chapter 23. Ano ho? Matthew 23. Yan. Matthew 23. Okay. Jesus' words direct tithes under grace. Jesus' direct words on tithing. Matthew 23:23. Nandiyan po ba kayo? Okay. Tingnan niyo po. Jesus' direct words on tithing. This is our stand. This is our biblical stand. Baptist, my co-Baptist here, our biblical stand, tithes is still in the New Testament. It never ceased. Look, Matthew 23 verse 23, saaban ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng mga ikapo ng herbabuena at ng anis at ng mga kumino at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na dili ibat ang katarungan, ang pagkahabag, ang pananampalataya, tatapat sana ninyong gawin ang mga bagay na ito at huwag pabayaang di gawin yung iba. Kinundem ng Diyos ang mga Pharisees kasi pinababayaan nila yung weightier matters of the law. Ano yon? Faith, mercy, and judgment. Sabi ng Panginoon, dapat nyo itong ginagawa, sabi dito ng Panginoon, no? dapat sana ninyong ginagawa ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yung iba. In this verse, kayo ang mag-conclude in your mind. Did Jesus instruct the New Testament believers that tithes is no longer exist? If you are going to read this, or ang sinasabi lang ng Panginoon, magandang kayo nag-iikapo, pero huwag niyong pabayaan, ari. Ano? Minsan din naman, ang mga tither, hindi na rin nasama ng visitation. Ang mga giver, hindi na gumagawa ng ibang gawain. Baka naman nga maging ganun tayo. So, let's not forget. Yes, nagbibigay tayo, pero huwag nating tingnan yung mga weightier matter of the law. Yun po yung gustong ipakita. Alam ko naman yung nagbibigay na ikapo, hindi na ako atin ng prayer meeting. Ako naman yung nagbibigay na ng tithes, hindi na ako atin ng midnight prayer meeting. Hindi na ako sasama sa visitation. If you have that kind of mind, God is condemning you. Don't forsake the weightier matter of the law. Kasi minsan, the giving, nagiging excuse natin para hindi gawin yung ibang bagay. Amen? So yun po. And then, look, 1 Corinthians 9, ano po? 1 Corinthians 9. Talagang tayo ay, ano dito, ang tawag dito? Nasa bullet train. 1 Corinthians 9. Paul's indirect words on tithing. Let me give you this. Paul's indirect words on the system of tithing. Indirect. Hindi nakasulat. Indirect. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang sabi. Look at 1 Corinthians 9, verse 7 to 13. Sundan niyo po ha. Indirect, implied statement of Apostle Paul on tithing. Verse 7. Sinong kawal ang magpakailman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? Sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas niyaon? Sagutin niyo yung tanong na yon. Meron bang ganon? Nagtatanim ng kanyang sariling kwan, hindi niya kinakain. Nag-aalaga siya ng kawan, hindi niya iniinom yung gatas. Meron bang ganon? Ano ho? Wala. Yun ang sagot. Ang mga bagay-bagay ito ay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang. Di pagka sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan, bumalik siya sa law. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pag gumigiik. No, minsan kasi ang ginagawa ng iba habang gumigiik yung baka, binubusalan para hindi makain yung ginigiik. Kaya sabi, huwag niyong busalan. Guruin mo yan, ang Diyos may pag-aalaga sa mga baka. Ano, sa isang bahagi. Pero ang kanyang talagang tinitingnan dito ay yung pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Verse number 13.
Tingnan niyo itong words na to. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal, binalikan niya po ang Old Testament practice, ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo. At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. 14. Gayon din naman, kung ito ang practice ng Old Testament in system of support sa mga manggagawa at sa gawain ng Panginoon, ang sabi ng talata, gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung ang mga kinakatay na baka ay hindi na po tutuloy, di ba ang mga Levita ang tagakatay? Pagka may mag-aalay, magkakatay po yung mga yan. Mayroon mga bahaging kinakain sila. Pero ang kinuha niya po ni Apostle Paul dito is the same system na doon ang gagaling sa offering ng mga tao, ano ho, yung buhay ng mga nasa templo. At sabi dito, gayon din naman, even so, mga minamahal, yun po yung word doon. At ako'y naniniwala, kung merong direct talaga na giving in the Old Testament directly for support, sa gawain ng Panginoon at sa mga manggagawa ng Panginoon, no other than, mga minamahal, kundi itong ating pinag-uusapang ikapo. So, kayo po ang mag-conclude. Ito bang mga text na ito, do this text give us hint na ang ikapo nagsis at ina-abolish? O binibigyan tayo ng ambience dito na ito'y nagpatuloy, okay? Tuloy itong sistema na ito. Ano ho? At ngayon ay mas pinag-iibayo pa. Ang nagtatanim ng bahagya ay mag-aani ng bahagya. Ang nagtatanim ng marami mag-aani ng sagana. Yun po, ipinakikita yung hamon ng pag-increase toward, beyond the tithe, mga minamahal. Last na ating bubulayin, Hebrews 7. Last na po ito, promise po. Ano, galit na kayo? Hebrews 7, last na. Hebrews 7. Look, I think this is the strongest argument in the New Testament. The tithes exist still in the New Testament. Tignan niyo ang 7. Ang gusto ko pong makita niyo dito, tithing is linked to priesthood. Yun ang gusto kong mabulay niyo. Tithing is linked to priesthood. Yung tithing, ikinabit sa priesthood. Verse 1, sapagkat itong si Melchizedek hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasan Diyos na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya. Verse 2, na siya namang binahagi na ni Abraham ng 10th bahagi sa lahat, na kung sasaysayin una-una siya'y hari ng katwiran at saka hari naman ng Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay mandatapwat naging katulad ng anak ng Diyos ay nananatiling saserdote magpakailanman. Yan po si Melchizedek. Diyan po kinuha ang pagkasaserdote ng Panginoon. Look at verse 4. This word is very important. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, si Melchizedek, na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10th bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. That word is enough. Look at that word. Bulayin ninyo kung gaano kadakila ang priesthood ni Melchizedek na sa pag-express ni Abraham nang sobrang kadakilaan ng taong ito, the way he expressed yung kadakilaan ng Melchizedek na ito, ang kanyang naging expression is what? Binigyan ng 10th bahagi. Nakuha niyo po. Ibig sabihin, when the New Testament discuss priesthood, binabanggit pa rin ang ikapo, mga minamahal. Anong nilino ng Hebrews? Ipinakita ng pag-iikapo ni Abraham kung gaano kadakila si Melchizedek. Amen? Na si Melchizedek ay hindi po Levita. Ano po? Nakagaya ng mga lahi ni Levi na kumukuha din po ng mga ikapo. Ano, wala po siya sa talaan ng lahi
ng mga Levita, pero kumuha po siya. And then, listen, ang pagkasaserdote ng Panginoon ay ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ano pong point ngayon as we end? Kung nung panahong una, ang ideya ni Abraham, nung siya'y magbigay ng ikapo, ay dahil pinagpala siya ng Panginoon ng maraming bagay, ang gusto kong makita nyo rito, nung dinidiscuss yung priesthood ng Panginoong Jesucristo, ito bang Panginoong Jesucristong ito ay pagpapala lang material ba ang ibinigay niya sa atin? Hindi ba itong priest na ito na ating pinag-uusapan ay mismong bumaba sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng iyo't aking kasalanan? It means, kung nung panahong unay naiiparamdam ng mga tao, katulad ni Abraham, ang pagpapahalaga sa priest through tithing, sa panahon ng bagong tipan, how are you going to express your thanksgiving to your priest that is still ngayon ay namamagitan sa iyo at sa Diyos? Do you think sa iyong puso nagpapasalamat, tithe is enough para i-express ang iyong pagpapasalamat? Kaya mga minamahal, maraming forms of giving. Hindi na po natin nabigyan ng pagkakataon kasi doon tayo minub ng Diyos discussing yung tithe. Alam niyo ba ang first fruit? Pag-aralan niyo po sa Bible. Very unique ang first fruit giving. This is the only giving mentioned in the Bible as recognition sa Diyos as Redeemer. Kunin niyo po, sunsunin ang history ng first fruit. So what I'm trying to point out, even though tithes yung ating pinag-uusapan, God is challenging us at this point of time. Be faithful on that elementary way of giving, basic giving, pero let's go beyond. Let's go beyond as an expression of our thanksgiving to God. Mga minamahal, sana po naging malinaw sa atin kung ano po ang ikapo ngayong hapon na ito. Tayo po lahat itumungo, tayo po'y manalangin. Tayo manalangin. Gracious Heavenly Father, we thank you, O God, for your this afternoon. Salamat po, nabigyan kami ninyo, binigyan nyo kami ng pagkakataong pag-aralan ng bagay na ito. Kami po'y nagpapasalamat ang lubos sa inyo. Panginoon, hindi po kami gumagawa lang ng isang practice na walang kahulugan. Minsan, palibhasa'y matagal na namin ginagawa, rutinary na lang, wala yung deep sense kung bakit namin ito ginagawa. At minsan dahil wala din po kaming deep knowledge about this, even yung aming pagtuturo sa mga younger generation, hindi na rin po ganun kami kapassionate. But Lord, at this point, sana i-rebuild nyo po yung aming pagtingin in terms of giving na ito, at sana po sa inyong pagkilos at paggawa, hindi lang tayo yung nakita. Hindi lang yon. By your mighty power, O God, nakikita namin, we could express our thanksgiving unto you by means of our blessings na tinanggap mula sa inyo. Lord, kung meron po ditong mga faithful na, tapat na, lalo mo po silang gamitin, lalo mo silang pagpalain. Kung meron po sa amin, Panginoon, na hindi pa po ito napapractice, Lord, give him the knowledge, give him the conviction, or her the conviction, O God, na ipractice ito at kanya din pong tugunin ang hamon mo ngayong hapon na ito na subukin kanila sa bagay na ito. At sana po, hanggang sa kami mamatay, we will be faithful in this area. But in back of the challenge, behind the challenge, is the challenge, Lord, that we ought to go beyond it. Dahil ng kadakilaan ng saserdoteng meron kami sa panahon ngayon. Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. God.